Not me. Yan ang sinasabi ng mga ayaw masisi, ang masama sa pagpapalusot. Genesis 3:12-13. Noong nagsisisihan na sina Adan at sila Eva kung sino talaga ang dapat managot sa kanilang pagkain ng bawal na prutas, sabi ni Adan sa Diyos, "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na yon?" Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po, inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Sagot naman nito. Hindi naman siguro napakalalim para mahukay natin na nagpapalusot yung dalawa. At ang sinisisi pa nitong si Adan, ang Diyos at yung babae. Sabi kasi, yung babaeng bigay nyo sa akin, kung hindi nyo ba naman ako binigyan-bigyan dito na kasama, di wala sanang tutokso sa akin. Parang yun na lamang ang halos gusto niyang sabihin. At nung tingnan ng Panginoon si Eva, "Totoo ba? Abi, eto kasing ahas eh. Yan naman talaga may kasalanan, nananahimik naman ako dapat, etc., etc." Ano po unang ginawa ng dalawang ito? Pagsuway. Which really means rebellion. Pero may kasunod na gawa yan eh. Ang kasalanan, hindi kontentong nag-iisa yan. Maghahanap pa yan ng kakambal. Ang sunod na naging kasalanan nito, pag-iwas sa pananagutan, pagpapalusot. Yung babae na bigay nyo, o sabi naman ng babae, yung ahas. Anong resulta nito? Kaparusahan. Bakit nagpaparusa ang Diyos? Sapagkat ang liko ay dapat ituwid. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Pagka hindi iniliko ang tuwid, hindi maitatama ang sitwasyon. Sapagkat pinapagaling ang sakit, therefore ginagamot. Kung kailangang operahan, tanggalin ng isang masamang bahagi ay tinatanggal para magkaroon ng kagalingan ang nalalabing bahagi ng buong katawan. Kailangan may kaparusahan. Yung mga marunong na magmahal ng magulang, yan ay nagpaparusa. Iba-iba ang tawag, kung minsan parusa, kung minsan discipline, kung minsan ay corrective measure, yun pa rin yun. Kasi pag ang isang nagkamali ay hindi na parusahan, hindi na ituwid, at ito'y laging masakit, hindi malalagay sa tama ang kalagayan niya. Mawawala ang pagpapala sa kanya, at siya rin ay magiging salot sa buhay ng maraming tao. That's why true love disciplines. Isa pa pong example sa Genesis, chapter 4, verse 9. Matapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid, tinawag ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" So ang palusot niya, una, hindi niya alam, samantalang alam na alam niya. At pangalawa, ang palusot niya, "Eh, sino ba ako? Hindi naman ako tagapag-alaga." Pero alam na alam niya yung sagot na dapat ay inaalagaan niya ang kanyang kapatid. Anong ginawa? Pumatay. Anong kasunod na ginawa? Pag-iwas sa pananagutan. Pagpapalusot na naman. Ako ba'y tagapag-alaga ng kapatid ko? At nagkaroon din ng kaparusahan para maituwid. Ano po ang masama sa pagpapalusot? What are the evils of avoiding responsibility? Una, nababaliwala, nababaluktot ang katotohanan. Truth is denied, offended, and assaulted. Those who avoid responsibility change the face of the truth. Sa kaayawan nila na managot, ang iibahin nila yung mukha, kulay, anyo ng katotohanan para magmukhang tama ang ginawa nila kahit alam nilang sila'y mali. At bakit masama yun? Kasi nga, ang tuwid ay nabaluktot. Kahit anong bagay na dapat tuwid, pag nabaluktot, mali. Kahit nga mga spinal column, pag nabaluktot, nagkakaskoliosis ka, nagkakaroon ka ng kung ano-ano mga deficiencies, masama ang pakiramdam mo. Mali ang kalagayan ng iyong katawan. Ginagawa ng paraan, binebrasan para mapatuwid. O kaya huwag nang lumala pa. Dapat itinutuwid. Ano pa po ang masama sa pagpapalusot? Nagahari ang kasinungalingan. Lahat ng pagpapalusot ay kasinungalingan. When you do not completely subscribe to the truth, then you are already subscribing to falsehood. And there is no such thing as a white lie. And those who often tell white lies go colorblind. Lahat white na lang. Pag mayroon kang pinagtakpan, mayroon kang pinalusot, pinairal mo ang kasinungalingan. Lies are resorted to when people try to slip themselves out of a tight place. Therefore, there is deception, distortion, and covering up of a crime. Sa Juan 8:44, tinutukoy si Satanas, "Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkasi talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan."
Kung ang pagpapalusot ay pagsisinungaling, edi nagpapa-adapt ka kay Satan kahit naman lang sa oras ng iyong pagsisinungaling. Kung merong dalawang payong, may payong ng Diyos, may payong si Satanas, oras na nagpapalusot ka, doon ka sumisilong at sumusukob sa payong na yon. Kasi ang pagpapalusot ay pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling ay teritoryo ni Satanas, hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Kung may pinapalusot, ay pinagahari si Satanas. Minsan maliliit na bagay lang. Sinong kumuha ng pagkain dito sa ref? Magpapalusot yung iba. Pero kasinungalingan yun. Sa maliit na bagay, binibigyan mo ng puwang si Satanas ang maghari. Sa maliit na dahilan, binibigyan mo siya ng trono na mauupan. Binibigyan mo siya ng kapangyarihan at puwang sa buhay ng lahat ng sangkot. Isaiah 32:7, masama ang gawain ng taong hangal. Pinapahamak nila ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan. Di ba't napakaraming mga mahihirap ang nakakulong dahil lamang natalo sa kaso o ipinatalo sa kaso? Dahil umira lang kapangyarihan? Dahil sa kasinungalingan, maraming mahihirap ang nagdurusa ng higit pa dapat sa pagdurusa nila. Kaya ayaw na ayaw ng Diyos ng kasinungalingan. Kasi sa kasinungalingan, nabibigyan ng premyo yung mali at nabibigyan ng parusa yung hindi mali. At sapagkat dahil ang Diyos ay katotohanan, walang iba kundi ang Diyos ang talagang pinagsisinungalingan at binabangga pagka merong nagpapalusot. Minsan hindi naman naiisip ng iba na Diyos na pala binabangga nila, nagpapalusot lang sila. Pero pag nagpapalusot ka, humihiram ka ng kasangkapan ni Satanas. So sumasali ka sa kampo ni Satanas na laging nakaumang yan na lumalaban sa Diyos. You align yourself with Satan the moment you borrow falsehood and the moment that you borrow tools from his arsenal. God is truth. Therefore, when everybody lies or whenever anybody lies, God is the one lied to. God is the one being assaulted. Kaya nung may nagsinungaling sa church, nag-usap-usap sila, magbebenta ng property yung mga members at idodonate sa church yung pinagbilhan. Ang mag-asawa na si Ananias at Sapphira, nagkasundo na magdodonate naman pero kukupitan nila yung church. Pagpapalusot sila ng konti, no? May kickback. At nung dumating sila, sinabi nila, ganun lang ang pinagbentahan. Sa gawa, 5:3-4, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ang kausap nila si Pedro, ang kausap nila mga leaders ng church, totoo ba na ganitong pinagbilhan nyo? Opo, totoo. Kaya eto nga, idodonate namin. Sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa Diyos? Akala mo ba sa tao ka nagsisinungaling? Diyos ang kinakalaban mo niyan. Sapagkat oras na nagsinungaling ka, kahit ang pinagsinungalingan mo ay masamang tao o mabuting tao, ang pinagsinungalingan mo ay malaki o maliit na tao, humihiram ka pa rin ng armas ni Satanas. Sa kanya ka pa rin pumapanig. You are fighting your war with weapons from the arsenal of Satan. Therefore, you are aligning yourself with him. Isa pang masama sa pagpapalusot, nababaliwala ang katarungan. Ang may sala ay nakakalusot, at kung may biktima siya, ang biktima hindi nababayaran. Pag may nagpapalusot, mga kapatid, justice is subverted, justice is denied, and the problem is God of justice. So whenever you are not being just, you are not worshiping God, and you are worshiping Satan, who is the unjust one. Pagka ang tao hindi na makatarungan, hindi na siya sumasamba sa Diyos. Kahit siya nagha-hallelujah, hallelujah, nagpe-praise, praise the Lord. Pag hindi niya pinapairal ang katarungan sa kanyang buhay, hindi talaga siya sumasamba sa Diyos. Kinakalaban niya ang Diyos. Isaiah 30:8, si Yahweh ay Diyos na makatarungan. At Job 8:3, hindi pinipilipit ng Diyos ang katarungan, hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katuwiran. So kung may bumabaluktot, kinakalaban nila ang Diyos. Ang Diyos ang kinakalaban tuwing ang katarungan ay binabaliwala. It is really God who is assaulted when justice is not served. Dapat nakikita natin lagi yun eh.
Minsan, you are not directly assaulting God, but by siding with Satan, who is always assaulting God, then you are really assaulting God. Exodus 23:6-7. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganon. Gano'ng karaming mga kriminal ang nagpalusot sa korte, hindi sila ang naparusahan, iba ang nadiin. Sa palagay kaya natin, nagsisinungaling ang Diyos, na sabi niya, paparusahan niya. So kung hindi man nararamdaman yung parusa, hindi lang nararamdaman, pero may parusa yon dahil sinabi ng Diyos yun eh. May parusa ang paggawa ng mali, ang pagbibintang, may parusa ang pagdidiin sa isang taong walang sala at pagpapalaya doon sa makasalanan. Yan ay kinamumuhian ng Diyos. Ano pa pong masama sa pagpapalusot? Hindi na itutuwid ang mali. Hindi na itutuwid ang baluktot. Error is not dealt with. Error is not corrected. Ano po ang mangyayari, mga kapatid, kung ang mali ay hindi na itatama? There is imbalance. The whole creation runs in perfect balance. Balance ang lahat. Kaya ang tao na nagkakaroon ng chemical imbalance, nagkakasakit. Nagkakaroon ng hormonal imbalance, nagkakaroon ng problema kumisa sa kanyang mga mood, sa kanyang kalusugan mismo. At ang tao rin na imbalance ang buong katawan niya, hindi balance sa kanyang diet, lahat yan, ang pagmumulan ng kamalian. Eh pag hindi na ituwid ang mali, eh di walang balance. Baluktot ang lahat. Maraming magiging komplikasyon sa buhay. The balance of life, the balance of correct creation is disturbed. And when the balance of life is disturbed, there will be bad repercussions on all concerned. Kaya ang gusto ng Diyos na ang mali ay itinatama. Kung ikaw ay leader, dapat itama-tama mo ang mali. Magulang ka, itatama mo ang mali. Ikaw ay may kapangyarihan, itatama mo ang mali. At ikaw naman ay hindi makapangyarihan, pero doon ka kumakampi sa tama. Hindi mo ipinagbibili ang iyong pagiging saksi doon sa nagbabayad kahit mali yung sinasabi mo. At hindi mo itinatanggihan na sumaksi ka sa tama dahil yun ang tama. Pagka ang mga matutuwid na tao ay nananahimik na lamang, ang mga nagwawagi at nagahari ay yung mga masasama. So by not actively participating in reaching what is true and just and good, people are actually conniving with evil to let it triumph. Kaya dapat ang tao laging naninindigan. Job 10:14-15, kapag ako'y nagkasala, ito'y iyong tinatandaan upang ipagkait mo sa akin ng kapatawaran. Kapag ako'y nagkasala, may katapat itong parusa. Yan ang sinasabi ni Job na kanyang dinadala ng dibdib. Sabi ko nun, talagang pag nagkakasala, may parusa yan. Bilang 14:18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin, at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan. Hindi niya yan ipinagwawalang bahala. Serious ang Diyos when it comes to evil. Serious business yan. Nahum 1:3, si Yahweh hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan. At tiyak na mananagot ang sino mang sa kanya'y kumalaban. So, pag nagpapalusot ka, nagsisinungaling ka, kinakalaban mo ang Diyos nun. Kala mo yata, hindi. Kawikaan 11:21, ang taong masama'y di makaliligtas sa kaparusahan. Tingnan niyo mga kapatid, kuminsan ang tayo ay mayroong mga sakit na hindi maipaliwanag. Kuminsan may mga problemang hindi mo malaman kung saan ang galing at saan pupunta. Kuminsan hirap na hirap ka sa buhay. Kuminsan hindi mo malaman kung anong sanhi, bakit ang bigat ng mga bagay. Baka naman mayroong mga palusot na ginagawa sa buhay. Mga palusot no na akala nyo nakalusot na. Nakakalusot lang yan sa tao. Nakakalusot lang yan sandali. Pero ang Diyos na nagmamatsyag at nakakaalam ng lahat ay nagtatanda ng mga bagay na yan. Kaya kuminsan, ang pagbabalik sa atin, walang-wala sa panahon. Nakala mo okay na okay ka na, payapa, tahimik, biglang dadagukan ka ng buhay kasi ito pala ang bunga ng mga palusot mo nung matagal na. Bakit ka dinagukan ngayon?
Kasi hindi pa naitutuwid eh. Hindi pa nagbabalanse eh. Hindi ka pa nasisingil. Yung mga nakawawa, hindi pa nababayaran. So may pagbabayad ang lahat. Sometimes what happens in our lives could only be symptoms, warnings, na may utang tayo sa langit. Kita nyo pang nagpapalusot, sa traffic na lang na violation. Hindi na tayo magpapataas ng kamay, no? Sino dito ang paghinuli ng pulis nagpapalusot? Either nagpapalusot sa pulis, hindi ko nakita ang sign, hindi ko ganyan, ganyan. O kaya, bibigyan na lang yung pulis. Silang dalawa na ngayon ang magkakasapakat para pareho silang magpalusot. So yung pulis din, magpapalusot na. Kunwari, gagawin ka ng resibo. Ikaw naman, magpapalusot na. Kunwari, ganito, ganyan, ganyan. Sasabihin sa'yo ng pulis, o para hindi ka na mag-seminar. Ibig sabihin, magpalusot ka na. Eh, pero ibibigay mo sa akin yung pera, ipapalusot ko rin yan. Hindi ko na yung resibuhan. O ganun, pareho kayo nagpalusot. Kita nyo ang lipunan natin ng gulo. Ang traffic violation, left and right. Ang mga nakapark sa no parking, ang dami-dami. Yung mga bus na dapat hindi mag-pick up ng pasahero dito, nag-pick up sa mga kanto. Kaya kayo kung liliko, hindi ka makadaan daw dahil may nakahambalang doon na naghihintay. Ang gulo-gulo ng lipunan, lahat tayo nagbabayad dahil sa ating palusot culture. Personally, you may be able to run away with it. You may have a little comfort, but you become a part of a horrible social system. Dahil ang lahat, konsentidor. Kung ang lahat ay magtutulong-tulong na, hindi nalang ako magpapalusot, at ikaw naman isa nagpapalusot, hindi mo papalusutin, aayos ang lipunan natin. Tayo rin ang gumugulo sa mga sarili nating buhay. Bakit tayo nagkakabuhol-buhol sa traffic? Bakit tayo nagkakainis-inis? Bayad natin yan. Kasi hindi natin itinutuwid ang mga liko sa ating lipunan. Traffic violation pa lang yan. Ang dami-dami pa. Napakarami pa natin pagpapalusot. Gano'ng karaming tao ang nagbabayad ng buwis? At sa nagbabayad ng buwis, gano'ng karami ang tapat magbayad ng buwis? Ang palusot mo naman, nanakawin lang naman ang gobyerno. So ikaw na lang magnanakaw. Hindi mo ibayad dyan. Di hayaan mo kung nagbayad, ninakaw ng mga nasa gobyerno, di silang managot sa Diyos. Pero ikaw na mismo, inuutos na magbayad ka ng buwis, hindi mo ginawa. Di ikaw na ngayon naman nanagot. Tapos, walang gamot ang mga ospital natin, walang chok ang mga school, walang bubong, tapos galit na galit tayo din sa gobyerno, bagamat nakakagalit naman talaga ang maraming kaululan ng ating pamahalaan. Pero marami rin tayong pananagutan dahil pinapalusot din natin eh. Alam na natin eh, dinadaya tayo, payag ka naman, no? Di pasensya ka kasi nagpapalusot ka. Lahat nagdurusa. Ano pa po ang problema sa pagpapalusot? Ito talaga ang hindi nararamdaman at hindi naiisip ng taong nakalusot. Dahil nakalusot siya, guilty pa rin siya. Guilty pa rin. The offender is, and the offender remains, guilty. Minsan po, ako'y dumalaw sa believed prisons. At tinanong ko, dinadalaw ko nun si, huwag na lang, kung sino. Sabi niya, yan yung si ganun eh, yan yung ganito, yan yung kilalang rapist na ganito, yan yung ganun, yan yung ganyan. Sabi ko, hindi ba siya binubugbog dito kasi yung ginawa niyang crime? Sabi naman, itong kausap ko, nakakulong na nga siya dito eh, nagbabayad na nga siya. So bakit pa siya bubugbogin? Alam niyo yung ibig sabihin? Dahil hindi siya nakalusot. Siguro, sinubukan din naman magpalusot, pero dahil hindi nakalusot, nakakulong ngayon dito, nagbabayad na siya, so hindi na siya dapat guluhin pa. Alam nyo yung mga iba, kaya nagugulo pa ng buhay, nagugulo ng mga multo, nagugulo ng kahapon, kasi guilty pa sila, hindi pa sila nagbabayad. Nagpalusot kasi. Hindi pa siya bayad. Roma 13:8, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man. Para rin yung utang sa pera, yung hindi ka pabayad, di ba? Hindi ka komportable. Hindi ka umalam kung saan ilalagay ang sarili mo pag nandiyan yung pinagkautangan mo. Di magbayad ka, kahit hinuhulog-hulugan mo lang yan, hindi pa buo, may mukha ka na. Kasi nagbabayad ka eh. Napakasama, nung may utang ka, hindi ka nagbayad, wala ka mukhang ipakita. At kung napupwersa kang ipakita ang iyong mukha, kinakapalan mo na dahil wala ka ng choice. Ipapakita mo na yung mukha mo eh.
No? Kunwari, baliwala lang yan. Pero iniinda mo yun. Mga kapatid, marami pong tao, hirap na hirap sa buhay kasi hindi pa siya nagbabayad. Kasi hindi pa siya napapatawad. Dalawa lang naman yan eh. Magbayad ka o humingi ka ng tawad. Meron kang magkakamali, nagpalusot ka, ibig sabihin, hindi ka nagbayad, hindi mo rin inamin, hindi ka na humingi ng tawad, edi, ang bigat ng dala mo. Mabigat pa rin ang loob niya. At kadalasan, mabigat pa rin ang buhay niya. Kaya masama yung nagpapalusot. Kasi parang meron kang nilulunalason. It's only a matter of time when it will manifest and show itself in your body. Meron ka itinagong bulok. It's only a matter of time dahil aalingasaw yun. Meron kang pinalusot. May kasunod yan naggusot. Baligtad yung sinasabi nila, yung kung may gusot, may lusot. Hindi yon. Kung may lusot, may gusot. Because God is God of justice. Awit 4:12. Kairami na nitong suliranin na sa karamihay di kayang bilangin. Alipin ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakita. Higit pa ang dami sa buhok sa ulo, kaya nasira na pati loob ko. Sa dami ng naiipong kasalanan, sabi niya, dumadami ng dumadami. Dahil yung nagpapalusot, pagka na-corner, i-invento uli ng ibang palusot yun eh. Hindi naman biglang aamin na lang yun, tapos na. Dadami ng dadami yun. Bibigat ng bibigat, lulubog ng lulubog. At may mga tao, habang nagkakaproblema, hindi nilang aminin na may problema. Hindi nilang tanggapin na may pagkakamali. Hindi nilang humingi ng tawad o magbayad. Nagpapalusot. Ang nangyayari, mas nilalaliman nila ang hukay na kinakalubogan nila. Awit 38:3. Ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Ang sabi ng tao, kausap ay Diyos. At least alam niya na kaya kasi nagkakasakit dahil may kasalanan siya eh. Dahil ibabalanse at ibabalanse ng sangkanilikha ang lahat ng bagay. Hindi ka nagkukusang magbayad, sisingiling ka ng puwersahan. Hindi pwedeng hindi ka singilin. Mas matamis na yung kusa ka nagbabayad kesa pinilipit ka, piniga para lamang makapagbayad ka. Pero hindi pwedeng hindi magbayad sapagkat ang utang ay binabayaran. So harapin ang pananagutan. Huwag magpalusot. Paano naman iiwasan ang masamang bunga ng pagpapalusot? Paano mananagot sa mga ginawa? Kanina pa po natin binabanggit, manindigan sa katotohanan. Be truthful. Stick to the truth. It is the simplest way to live, to stick to the truth. Hindi ka nalilito. Yung ang dami-dami mong ka-text, iba-iba pangalan mo, iba-iba yung ano mo, yung mga SIM card mo, nakakalito yun. Kanina, ikaw si Aida, mamaya ikaw si Faye, mamaya ikaw si Thelma. Ang dami mong pangalan, iba-iba ang mga trabaho mo, mamaya kakapalit-palit yan. Akala nyo ba, wise kayo nung marami kayong mga nilulubid-lubid na mga buhangin at mga kasinungalingan? Malilito rin kayo kasi hindi kayo Diyos. At maraming ganyan, nagkakapalit-palit, nabibisto lang. Kaya sabi sa Levitico 19:11, huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Sapagkat ang nabubuhay sa kasinungalingan, walang katahimikan yan. Takot at takot kang mabisto. Pag may dumating na isang taong alamang lihim mo, hindi mo na maalam kung papawisan ka ng malapot o ikaw'y magiging invisible, anong gagawin mo? Nawawala ka talaga ng katahimikan. Eh kung wala kang itinatago, simple ang buhay. Kung ikaw si Fe, lagi kang si Fe, araw-araw, Lunes, Martes, Miyerkules, ikaw si Fe, tahimik ang buhay mo. Pero ang dami mong mukha, ang dami mong pagkatao, ang dami ngayon mga tao, maraming SIM card ha. Tatandaan nyo, pag maraming SIM card ang tao, may racket na ginagawa yan. Bakit? Di ba? Bakit hindi pwedeng isa? At marami. May mga inililihim siyang pagkatao, may inililihim siyang mga transaksyon. Kaya mga asawa, pag nakabisto ng mga SIM card ng kanilang asawa kung saan saan nakasingit, nako, malaking gulo. Giyera mundial ang nangyayari. Zacharias 8:17,
Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Kinasusuklaman yan ng Diyos. So ano na lang ang dapat gawin? Siguro naman kung kayo more than 10 years old, may nagawa na kayong kalokohan sa buhay, may nagawa na tayong kasamaan, ano pa kung kayo 20, 30, 40, 50, 60, 70, dami na noon. Para masimple ang buhay, aminin ang pagkakamali. Admit your errors. Admit your sins, your offense, your crimes. Diyan napakasarap ng maging Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyanismo ay paniniwala, pananalig ng kapatawaran. The whole message of Christianity is forgiveness. There's a presumption that we need to be forgiven. Ang alam ng Diyos at hindi niya kinaligtaan ay ang tao ay nangangailangan ng patawad. Kaya ang mensahe ni Jesus ay kapatawaran. Sabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden. I'll give you rest." Rest from your lies. Rest from your pagpapalusot. Rest from your image-making factory. Rest from pretending to be who you are not. Sabi, magpahinga kayo. Hubarin niyo ang inyong mga maskara. Magpakatotoo kayo. May bayad. Pero may bayad din naman yung hindi ka totoo eh. Meron talagang hirap pag inamin mo yung totoo. May parusa. Pero higit lalong malaking parusa yung bina-blackmail ka ni Satanas. Mabuti pa, aminin mo na lang. Ngayon, may mga nagtatanong, "Pastor, isa po akong may asawang lalaki. Tao po ako, lalaki, may asawa. Napakatagal na po na ako'y nagkamali, nagtaksil ako sa asawa ko, pero tapos na po yun, hindi ko na binalikan. Tahimik ang buhay namin ngayon. Aaminin ko pa po ba?" I would say, kung hindi mo na talaga binalikan, tapos na, tahimik ang buhay nyo, ba't naman pahihirapan mo pa yung asawa mo? Ba't kailangan pa sabihin ngayon? Basta huwag mo nalang uli gawin, ituloy mo na ang iyong magandang pamumuhay. Pero kung ang pag-amin kasi ay necessary for you to deal with it, to uproot it, and to get the help of your wife to get away from this horrible situation, then kailangan aminin. Kasi kung minsan din naman yung pag-amin, gumaan ang loob mo, pero lumipat sa kapwa mo yung bigat. No? Dahil sinabi mo pa sa kanya. So kung minsan, mabait ka na rin na hindi mo nasabihin pa kung hindi na talaga kailangan. Pero kung yan ay isang necessary part of solving your problem, then go through the indignities and difficulties of having to humble yourself. Dapat aminin. Pangalawang Samuel 12:13, sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay." Kita nyo, nung ma-realize siya na nagkasala siya, pinatawad. Yan ang masarap sa Diyos eh. Pag inamin mo yung kasalanan mo at humingi ka ng tawad, pinapatawad ka. Eh, bakit hindi mo aminin? Ba't di ka nalang humingi ng tawad? At marami pong tao ganun, nagkakamali. Kung aaminin lang nila sa kapwa nila ang pagkakamali nila, papatawarin naman. Siyempre, lalo mga magulang, o kaya kumpanya, o kaya ay legal system, dapat parusahan ka kasi habang pinapatawad ka, maraming nanonood, masama namang leksyon na hindi ka malang naparusahan. Kaya kung minsan, kahit ayaw kang parusahan, gagawin yon for the sake of those who are watching. And so that you will not mislead many people. That crime pays. Therefore, you get punished. But it's a lot easier to face that kind of punishment than to live with guilt. Ang pagkakamali ng iba, may mas madaling paraan para ma-restore ang buhay nila, humingi lang ng tawad. But di nila yun gawin. Ba't hindi magpakumbaba? Aminin ang pagkakamali. Ikaw naman may budhi, alam mong mali ka. Pero meron ka rin evil nature na, hindi ka mali, ikaw ang tama. Naglalaban yan. Pag mamimili kayo, ang sundin nyo yung pagpapakumbaba kesa sa pagmamataas. Ang sundin nyo yung pagpapalambot ng puso kesa pagtitigas. Ang sundin nyo yung pagsubmit sa authority o doon sa pinagkamalian nyo kesa paglaban doon. It's always the easier way. So humingi ng tawad sa Diyos, sa ginawan at nagawan ng mali. Awit 25:11, "Ang iyong pangako, Yahweh, ang marami kong salay, iyong patawarin." Yun ang pangako ng Diyos. At napakabait ng Diyos, naka-advance na nakahanda yung patawad kasi alam niyang kakailanganin natin kasi hindi tayo perfect.
Ang mahalaga lang, yung mga mahilig humingi ng tawad, nakalaan din kayo magpatawad sa iba. Yung gusto nyong tanggapin mula sa Diyos, yun din ang ibibigay natin sa ating kapwa. So, paano pa iiwasan ang masamang bunga ng pagpapalusot? Magbayad. Kung di nyo kaya magbayad, magbayad-bayad. Kahit man lang konti. Ang laki ng utang mo, hindi mo talaga kaya mabayaran ng buo, maghulog ka naman. Kahit konti. Magbayad-bayad. Face all the consequences of your deeds. Napakatalino ng prodigal son. Sandali lang siyang hangal, pero tumalino. Alam niyo yon, yung anak na mayaman sila, hiningi yung mana niya, at nabuhay ng, itinapon niya yung kayamanan niya at sobrang nagpasarap, at sobrang naghirap. Lucas 15, 18 hanggang 19. Babalik ako sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ang anak niyo. Ibilang na lamang ninyo ako, isa ninyong mga alila. Ibilang ako sa isa sa mga alila. Gumawa siya ng pagpapasya na magpapakumbaba, tatanggapin ang kamalian at tatanggapin ang kaparusahan. Ha? Hindi yung tatanggapin nyo ang kamalian tas ayaw nyo tanggapin yung parusa. Yung nagpapakumbaba ka tapos pinagalitan ka, nagpapakumbaba na nga, ganyan ka pa. Yung ikaw na naman ang galit. No? Tanggapin mo, kung binatukan ka, tinapakan ka, pasensya ka. Diba? Hindi yung mamaya, ikaw na naman yung galit, magkagalit uli kayo. Huwag pinapairal dapat yung pride dyan. Alam nyo mga kapatid, pag nagkamali ang tao, ang agad na suggestion, automatic suggestion ni Satan, be proud. Para lalo kang mapahamak. Pag nagkamali, magpakumbaba na lang. Kasi pag nagpakumbaba ka na, wala nang magagawa ang tao laban sa'yo. Tinanggap mo na yung mali mo. Nakayuko ka na, ano pang gagawin sa'yo? Wala na. At ang tao naman, mahabagin eh. Napakarami pong tao mahabagin. Ang gusto lang makita sa'yo ay nagsisi ka. Ang gusto lang makita sa'yo, nag-sorry ka. Ang gusto lang marinig sa'yo, nag-thank you ka. At mababagbag na yung buong loob at bubukas na ang puso at gagawa na ng maraming mabuti sa'yo. Mahirap bang gawin yun? Pakatandaan nyo ito mga kapatid. Pag tayo may kamalian, dalawa lang ang choice. Lambutan mo ang puso mo at tigasan mo. At yung nagmamatigas, pasama ng pasama ang kalagayan nun. Palala ng palala. Dapat lambutan ang puso. Mika, pito, siyam, titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Ang Diyos ang tinutukoy. So, yung nagalit ang Diyos, titiisin ko eh. I deserve this. Kasala ako eh. Di, pasensya ako. So, tiisin ang bunga. Ang pagpapalusot ay pagsisinungaling, pandaraya, pag-iwas sa katotohanan, at pag-iwas sa pananagutan. It is a direct offense to God. And it is base, masyadong mababa. Yung nagpapalusot, walang dignity. Kung may dignity ka, may class ka, aaminin ng mali ako, sorry, may bayad. Pero yung kung ano-anong pinagkagagawa mo, nagsisinungaling ka, yung nagkakanda, lito-lito ka para ka lang magpalusot, walang class. Wala talagang dignity. At kung makalusot ka man sa tao, nalagay ka sa gusot sa Diyos. Hindi ka nasingil ng tao, Diyos ang sisingil. Naipagkaila mo sa tao, alam ng Diyos, papayagan ba niya yon? Hindi. May singil. Pangalawang Samuel, 24:17. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan nyo. Isang uri talaga ng pagbabalik loob na akong parusahan nyo. Ako ang nagkamali. Anong uri at gano'ng kababa ang pagkatao na nagkamali ka, alam mong nagkamali ka, pero ayaw mong maparusahan hanggang may iba ka pang ipahamak na mapagbintangan at siya ang magdadala ng parusang dapat ay sa'yo. Sa palagay mo, hindi ka magkakasakit nun. Sa palagay mo, hindi ka abutin ng mala sa buhay nun. Sa palagay mo, makakalusot yun. Ayaw na ayaw yan ng Diyos. Unang Samuel 15:24-25. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan.
Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Hari, si King Saul, nagmamakaawa sa propeta, patawarin mo na ako. Samahan mo ako at nang ako'y makauwi. Pero yung hari, pwede naman matigas eh. Pwede rin niya na lumaban. Anong gagawin mo? Alam mong nasa mali ka, lalaban ka. Anong klaseng panlilin lang sa sarili ang kailangan mong gawin para ituloy mo ang mali mong ginagawa? Kaya ang kailangan, magpakatao. At ano pong ibig sabihin ng tao? Malambot ang puso. Yun ang ibig sabihin ng tao. Pusong malambot, nagmula sa Espiritu ng Diyos. Awit 32, 1-5. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan. At sabi sa verse 3, nang hindi ko na ihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa'yo'y ipagtapat. At ang sala ko'y pinatawad mong lahat. Nakita niyo yung pagpapahirap sa sarili? Sabi niya, nung sinosolo ko yung kasalanan ko, tinatago ko, hindi ko inaamin, hirap na hirap ako. Halos ay matuyo ang aking katawan. Nagkakasakit-sakit ako. Pero nagpasya ako na ihayag ito. At anong nangyari? Pinatay ba siya ng Diyos? Sabi niya, pinatawad mo ang lahat. Maraming ganyan mga pagkakamali. Kahit pagkakamali ng anak sa magulang, humihigang tawad. Isang SEM na po ako, hindi po mapasok. Kahit hingi ako, nanghingi ng baon. No? Yung humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad na nagkakamali. At napakaganda ikong mauna. Kesa na-corner ka lang, kaya ka humihingi ngayon ng tawad. No? Halatang-halatang, kung palusot na naman ito para gumaan-gaan ang parusa. Pero yung ikaw na mismong mauna, napakasarap nun. Dahil ibig sabihin, malinis ang hangarin mo, ituwid ang mga bagay. Be responsible for your actions. In fact, do not do what you don't want to be responsible for. Do not do what you are not ready to be responsible for. Ayaw mo pala magbayad, di huwag kang mangutang. Ayaw mong umani, huwag kang magtanim ng masama. Do not plant what you do not want to harvest. Hosea 8:7, naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang haanihin. Those that plant the wind will harvest the whirlwind. Mas mabigat. Galacia 6:8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pag nagkamali, ang tanging tunay na solusyon lamang ay aminin ito at magbayad. Huwag magpalusot. Hahaba lang ang hirap. Hahabulin ka rin ang utang mo, magbabayad ka rin. Eh yung dami mo ng hirap na nai-advance, ang dami mong naibayad. May interest pa. Magbayad na agad para walang interest. May mas mabuti pa na ginagawa kesa umiwas. Pay the price. Because truth sets free. Tanging ang tao lang na nabubuhay sa katotohanan ng tunay na malaya. Walang nerbiyos, walang takot. Kasi araw at gabi, umulan naman umaraw, yung nakikita mo sa kanya, yun na talaga yun. Wala kang dapat na malaman na ikakatakot niya. Juan 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Bakit maraming palusot? At bakit maraming nagpapalusot? Alam niyo kung bakit? Kasi sila man gustong makalusot. Yung nagmamaang-maangan sa corruption, kasi pagka binigyan niya, tinapunan ng liwanag yung case ng corruption, eh kung may corruption din siya, dinabisto rin. So hindi niya yan bubuklatin.
The problem, sabi ni Jun Lozada, with bearing the light is that even your evils get exposed. Totoo nga naman, pag dinala mo ang liwanag, pati mga sugat na peklat, makikita. Kaya yung iba na maraming sugat at peklat, ayaw na lang nilang magliwanag. Pero ang mga anak ng Diyos, nagkakamali naman talaga tayo lahat eh. Kakaroon ka talaga ng sugat, nagkakaroon ka ng dumi. Pero huwag mong gawing dahilan yon para manatili ka nilang sa dilim at konsentihin mo ang dilim para lang yung sarili mong sugat, maitago na rin. Kahit na lumabas ang sarili mong mga baho, kung gusto mo talaga ang liwanag para itama ang buong sistema, yung sarili mo rin, binilalagay mo na rin sa lugar na magbabayad ka na rin. Don't ever be blackmailed. Do not do anything blackmailable. Pero kung may nagawa ka na, tapos na, paano pa yan? Diba, pag may nagawa ka ng krimen at meron kang partner in crime, alam yung mga crime mo, halos hawak ka niya sa leeg. Naku mga kapatid, huwag kayong pahawak sa leeg. Ibisto niyo na lang yung alam niya para wala siyang power over you. Diba? May bayad. Pero mabuti nang magbayad kayo sa tunay niyong pinagkautangan kaysa nagbabayad kayo doon sa silent partner na nakakaalam ng inyong krimen at sa kanya kayo ngayon nagbabayad. Halimbawa, nagtaksil kayo sa asawa nyo, may nakakitang kapitbahay. Hinihingan ka ngayon ng 1,000 pesos linggo-linggo para hindi niya ipass yung picture nyo. Aminin mo na sa asawa mo para sa kanya man na ibigay yung 1,000, no? Kesa doon sa nagbablockmail sa'yo. Alam mo, may pagkakamali ako. Talagang sorry. O sige na, gawin mo lahat. At eto na yung 1,000 sa'yo linggo-linggo kesa ka sa kanya ako ibigay, no? Kaya yung mga iba nagkakamali, pag oras may magbablockmail sa inyo, sabi niya, sasamahan pa kita. Pero willing ka ba talaga na magbayad, no? May ginawa kang kaaliwaswasan, may nakakaalam, ibibisto kita, halika, sasamahan pa kita. Di ngayon, ipapahatid pa kita sa kotse ko. Di, wala siyang power over you. Bakit mo isasubmit yung buhay mo sa isang masamang tao na gusto kang kontrolin, gusto kang i-blockmail? So, may bayad din, di ba? Magbayad ka na ng totoong bayad, pabisto ka na, lumaya ka pa. Pero huwag mo siyang bibigyan ng parte, di ba? Na siya ang nakikinabang. Tapos any moment, ibibisto ka pa rin naman nun eh. So, unahan mo na siya. Siguro walang makakapang blackmail pag sabi ko, okay, alam ko ikaw si Darna, ibibisok na, halika, ding ang bato. Di ba? Di. Tapos ang kanyang blackmail sa'yo. Yan ang sinabi ni Jun Lozada that I appreciate. Sabi niya, hindi naman po ako perfect, hindi ako clean. So by talking about the evils in government, I will also incriminate myself. But let me partially shoot myself so long as I can shoot the big ones, no? Kesa sa malusot lang ako, hindi ba papayagan ko na iba na mali na rin? Kita nyo, pananagutan lang. Willing ka lang sagutin. Sabi niya, mapapatawad niyo ba ako? Nagkamali ako. Diba? Di, tapos ang kwento. Pero itinatago-tago mo yun, di mabablockmail ka. Mahirap yun. Come to terms with your truth. Ang gusto kong iwan na tanong ganito, nawa, wala. Pero kung meron kayong kabigatan na hindi niyo alam kung saan galing, baka may mga marami kayong palusot ng araw na hindi niyo pa nababayaran. Kaya sinisingil kayo. Bayaran na. Mahirap magbayad, pero mahirap ding magpalusot. Hirap din lang at hirap. Doon na tayo sa side ng Diyos. Doon na sa mas tama, doon na sa mas magaan, doon na sa mas malinis. Tandaan niyo, pag may palusot, may gusot. Ang nagpapalusot, kalaban ng Diyos.